ngayon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Bible Study Night ngayong Wednesday ng gabi po. Hallelujah. Hallelujah. Sino po ang nagagalak at muli? Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Hallelujah. Welcome po ulit sa bawat isa. At I would like to invite everyone na i-share po yung ating live broadcast sa inyong pong mga friends, family, sa inyong mga loved ones. Sige po, at I will give you time to share. Mga po, yun, praise God. Umpisa pa lamang, mayroon na agad tayong testimony from Ate Faith Antonio. Yun. At yun po, magaling na po raw yung kanyang nanay, si Laurentia Antonio. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. God is good po. Mabuti po talaga ang Diyos. Yun, at batiin ko po muna rin ang ating mga kapatid na nanonood ngayon. And we're going to, na sasamahan tayo upang mag-aral. Si Ron Katunggal, Nora Rosel Soriano, Antoinette Sias at San Pedro, si Ate Faith. Yan, of course. Hallelujah. Good evening po sa bawat isa. Again, I would like to invite everyone to share po para mayroon ding matutunan, mayroon pong matutunan yung ating mga kapatid. Si Pastor Louie Umahon is also watching with us. Good evening po, Pastor. Shout out po dyan sa mga taga J1 Dera. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Yon. Hallelujah. Sige po. At again, paulit-ulit. Again, paki-share po ng ating live broadcast. Jane Francisco Idio ay nanonood din ng aking hipag. Nandiyan sa Sharjah. Good evening, Jane. Kamusta ka na? Hallelujah. Yon. Sino pa? Sige po, baka mayroong gustong magpa-shoutout din dyan. Ano, bago po tayo mag-umpisa ng ating Bible study. Hallelujah. At ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay Jesus of Nazareth. Yun. Natakpan ko yung title. Jesus of Nazareth. Blessed evening po, Pastor Louie. Hallelujah. Hallelujah. Sige, tayo po ay mag-pray na. Hallelujah. Ako excited na magbahagi ng salita ng Lord sa inyo, at napakaganda po ng ating topic sa pagpapatuloy po natin ng pag-aaral ng Book of John. Okay, nasa chapter 19 na po tayo. Let us pray. Hallelujah. Yes, Father God, we thank you, Lord. We glorify you. We welcome you in this place. We adore you, O God. You are a faithful God. You are a great God, amazing God. At tapat kang Diyos, Lord. Pakabuti mo, Lord, na mapagmahal kang Diyos. At sa gabi pong ito, patuloy kami pong lumalapit at nagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Through your Son, Jesus Christ, na nagbigay ng kanyang buhay para sa amin. Ama, hallelujah. Pinatunayan mo ang pag-ibig mo sa amin. Time and again, Lord, you have shown us. You have, Lord, you have exemplified your goodness and your love for us through your Son, Jesus Christ. Sa gabi pong ito, Lord, humihingi po kami ng wisdom. Lord, sabi mo sa iyong salita, kung ano man yung pangangailangan namin, Lord, you will provide. If you ask for it, Lord, we ask. And you will give, O God, at kami sa gabi pong ito, humihingi kami ng wisdom, Lord. Knowledge and understanding for us, O God, to understand yung mga salita mo at sa aming pong pagninilay-nilay, Lord, and reveal to us yung iyong nararamdaman, Lord, upang mas lalo ka naming mahalin, mas palapit palalo, Lord, ang aming puso sa iyo, Lord. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. I pray, Father God, that the words that we are going to hear tonight would minister, Lord, sa mga kapatid ko na may pangailangan, Lord. Whatever the needs, O God, ikaw ang kakatugon, Lord. As you have always do. Palagi mo, Lord, na kinakatugon ang aming mga panalangin, Lord. Salamat po, O Diyos. Maluwalhati ka, magalak, at ikaw lamang, Lord, ang maparangalan.
In Jesus' mighty name, amen and amen. Hallelujah. Yon, Rachel Mello is also watching with us. Mary Ann Caballes and Sherry Ballejos Graham in UK. Is it UK or Ireland? Kamusta po si Martin Graham? Si John Prudente is also watching with us from Perth, Australia. Good evening. Good evening po, Pastor John. And Lenny Lontok, good evening. Blessed evening sa iyo, Lenny. Hallelujah. Yon. Hallelujah. Sino pong excited? Sabihin mo, excited ako. Hallelujah. Dapat excited po tayo sa pag-aaral ng salita. Sapagkat, pag tayo po ay nakakapag-aral, it increases our faith, it increases our love for the Lord. Amen po ba? Yun, doon po, nagkakaroon tayo ng kalakasan. Sapagkat, dito sa mga salita ng Lord, pinapakita niya, gusto niyang ipabatid sa atin na talagang meron siyang pangako, tunay ang kanyang pangako, tapat siyang Diyos. Marami po tayong masasalamin, marami tayong makukuha sa pag-aaral ng kanyang salita. Amen po ba? Yon. Fel Peralta is also watching with us. Good evening po, blessed evening po sa inyo, Fel Peralta. Yon. At sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral, yon, sino po ang nakarecall kung nasaan na tayo? O ano yung pinag-aralan natin last week? Yon, nakalimutan na. Praise God. Yon. So, last week po, pinag-aralan natin ay John chapter 19, verse 18. Ano po? At ang sabi po doon sa, bro, mayroon ka bang ano dyan? Verse? Oh, wala. Anyway, let me read it to you para po ano lang yung continuation ng ating pag-aaral. Ano po? Nasa John chapter 19 po tayo and 19 verse 18. So tayo po ay magpapatuloy ng ating pag-aaral from 19 to 20. Yun po. Ha. So yung 18 po na ating pong pinag-aralan last week ay it's about yung kasama niya. Natandaan niyo na? Yung never too late. Yung title ng ating pinag-aralan last week. Never too late. Yun. So sa 18 po, nakasulat doon, there they crucified him and with him two others. One on each side and Jesus in the middle. Yun po yung pinag-aralan natin. Sino yung nasa kaliwa at kanan niya? At yung pamagat nga po ng ating pinag-aralan last week is never too late. It's never too late to accept Jesus Christ. It's never too late, even at the brink of death, si Jesus ay nakapag-share ng salita at nakapagpatanggap. So it's never too late to accept Jesus Christ and to share His word. Yun po yun. Natandaan na po natin. Yun po yung pinag-aralan natin last week. Okay? Meiji Pacheco, Olivia Roy is also watching. Good evening po. And I believe si Alalang family is also watching with us. Si Cherry, kamusta Cherry? And si Ate Ann, Kalalang, si Miko, si Kendrick, Ira, kamusta po kayo? Okay? Hallelujah. So yung po yung nangyari last week ha, natandaan nyo na. So yung John chapter 19 verse 18, yung po yung kung saan sinabi na they crucified Jesus Christ at sa gitna po ng dalawang magnanakaw. Okay? O, natandaan na. Si Dimas at si Hestas. Yun po yun. But yun nga pong si Dimas, is yung pangalang Dimas at Dismas o Hestas is actually not on the New Testament. But it is on the parang apokrypha. Apokrypha. Okay? Okay. Yun. So ngayon po, ang pag-aaralan naman natin, okay, John chapter 19, verse 19 to 20. Dalawang verse po yung ating pag-aaralan ngayon. So, nakusulat po doon, John chapter 19, verse 19 to 20. Ang sabi po doon, okay, mention doon sa 18 ha. Natandaan na po natin ha, na Jesus was crucified in the middle. Okay, so ang sumunod po, 19 to 20, Pilate had a notice prepared and fastened to the cross. So there was a notice that was prepared ni Pilate
And it was fastened o kaya ikinabit doon sa cross ni Jesus. Red, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. So ang nakasulat po daw, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Sa verse 20 po, ang nakasulat, many of the Jews read this sign. For the place where Jesus was crucified was near the city, and the sign was written in Aramaic, Latin, and Greek. So yun po yung verse 20. Okay? Nabasa nyo po. Pakibasa po. Pakitake down yung verse po natin. John chapter 19, verse 19 to 20. Okay? Maliwanag po ha. So ang title po ng ating pag-aaralan ay Jesus of Nazareth. Kaya po ganon. Okay? Maliwanag po ha. Okay, so ulitin natin. Pilate had a notice prepared in passing to the cross. It read, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. And doon sa verse 20, many of the Jews redesigned for the place where Jesus was crucified was near the city, and the sign was written in Aramaic, Latin, and Greek. Yun po yung nakasulat. Ano, today, many times when we see the cross of Jesus is naka-display, diba? When you see a cross, yung malalaki, ano, the letters na nakikita po na natin doon sa taas niya, no, dito sa bandang taas, ano? Ano, anong nakasulat? Anong nakasulat po doon sa taas? Diba? Ang nakasulat ay INRI. Bakit kaya ay INRI ang nakasulat doon? Eh, ang sabi, doon sa ating binasa, ang nakasulat doon, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Yun po yung nakasulat dapat. Yun po yung ating pag-aaralan. So, dumupo muna tayo sa Jesus of Nazareth. Okay? Kung inyo pong, kasi yung entry po, ibig sabihin po noon ay paki-plus na nga lang. Mahirap po kasing basahin sa ano eh. Ganito po kasi yan. Ang nakasulat po doon, Jesus Nazarenus Rex Iudaiorum. O, nakikita nyo po ba? Nababasa nyo po ba doon sa ating ano? Sa ating screen, pakibasa po. Kung ang abbreviation po niyan, Jesus Nazarenus Rex Iudaiorum is Enri, INRI. In Latin po yan. In Latin words, yan po yung Jesus Nazarenus Rex Iudaiorum. You will notice that a couple of the letters look peculiar. Yung po, pag binasa niyo po, ano, hindi nyo halos mabasa, ano? Kasi B, no? Yung, tsaka yung J, wala. Yung J po kasi is written in Latin, pag sinulat po yung J, yung letter J, ano? Ay parang mukhang letter I. Kaya po, ang pagbinabasa natin is Yesus. No? Yung J, wala po kasing J sa Latin. No? In Latin, wala pong J. Mukha po siyang I. Okay? At tapos, yung letter U naman po, in Latin, ay wala rin pong letter U. Pag tinignan nyo po yun, ang itsura po niya ay B. No? B po yun. Kaya pag tinignan nyo ulit yung ating binabasa, makikita nyo, walang J, walang U. Pinaltan po yung J ng I at yung U ay V. Yun po yun. Okay? Pero yun nga, pag tinranslate po natin yan sa English letters, ang nakasulat po dapat dyan, Jesus Nazarenus Rex Iudaiorum. Naintindihan po natin, bro. Abbreviated as Enri. Yung kaya po Enri yung nakasulat. No? Next, bro. Yung Jesus Nazarenus, wala ba diyan? Yon. Rex yung yes, yung Jesus na nung ginawa na nating English.
pag ginawa mo pong English, ay Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Naintindihan po ba na natin kung bakit Henry yung nakasulat? Ano na po? Ha? Venus Valientis is also watching, Felicidad Tele, and Russian Iglesia. Kaya po yon. Yung Henry po in Latin form. Okay? So, pinakita ko po sa inyo kung ano ang nakasulat in Latin. Pag binasa nyo po, yung J ay I at yung U ay V. Kaya medyo mahirap po siyang basahin when in Latin form. Okay? So, yung abbreviation po yun, yung INRI ay abbreviation po yun ng Latin. Okay? Now, it is unlikely that the letters INRI were truly on the sign that Pilate placed over Jesus' head. Hindi po INRI talaga yung isinulat doon sa taas. Ha? Hindi po. Sa ating panahon, ito na lang, in-abbreviate na lamang, pero hindi po talaga INRI o INRI yung nakasulat dapat doon. No po, ang sabi po doon sa John chapter 19 verse 20, it says there that it was written, the sign was written in Aramaic, Greek and Latin. Tatlong language po yung pagkakasulat niyan. And definitely hindi lang siya INRI ang nakasulat. No po, although John's Gospel refers to the writing as a title, yung pong sinulat na yon ay hindi ay sabi po sa ano ay title. No, pag binasa ulit natin. No, doon sa ating binasa, 'di ba? Pilate had a notice. So, sabi sa ano sa NIV, no? Had a notice. Notice po daw yon. No? Many of the Jews read this sign. So, sign ang sabi. Pero sa ang sabi po sa New King James, now Pilate wrote a title. Sa New King James po ha, ang sabi po ay title ito that was put above Jesus' head. Title daw po yon. No? Pero actually, hindi po ito title. No? Ang sabi po doon sa John chapter 19 verse 19 na title po daw ito. Pero no, sa Mark and Matthew po, it referred to it as an accusation. Kasi po it was customary to set up over the heads of persons crucified the crime for which they suffered and the name of the sufferer. Kaya po ganon, custom po o yung po yung kaugalian na kung saan ang crime po ng pinako sa cross o pinaparusahan ay nakasulat doon. And kung sino po yon, no? So ang crime po o yung accusation sa kanya was Jesus of Nazareth, King of the Jews. Yung po yung yung paliwanag doon. Now, what is the significance of using three languages? Doon po muna tayo ha. Doon po muna tayo. Ipaliwanag po muna natin. Bakit kaya isinulat ito sa three languages? So, hindi lang po ha. Mamaya, ipapakita ko sa inyo. We're going to show you how it really looks like. Kung ano talaga yung nakasulat doon ha. But, ano po ba yung significance of using the three language? Bakit isinulat ito sa Aramaic, in Latin, at in Greek? Yun. It was the custom of the Romans po kasi to use gypsum letters written in a rough board affixed to a cross to proclaim the reason why a person was being accused. Ibig sabihin, sinusulat po sa isang parang kahoy, rough board. Hindi naman hindi maayos yung yung sulatan ha. Parang rap na kahoy lamang. Ano man tawag doon yung plywood yan. Plywood, no? Why a person was being executed, doon po nakasulat 'yon. Although three language were not always used. Hindi po palaging tatlo, ha. But in the case of Jesus Christ, three language was used.
first was the Latin, which was the official language of the Roman Empire. During the time, it represented human government, power, and conquest. Tinan nyo po ha, yung plano ng Lord, alam mo yung kakaiba talaga eh, kung papaano, although people are moving according to what they thought was part of their job, no? Akala nila, yun yung trabaho nila, pero actually, it is part of God's plan, no? So, why it was written in three languages? Because Latin, unang-una po, Latin was the official language of the Roman Empire na nagre-represent naman ng human government, power, and conquest. Okay? Now, why it was written in Greek? Also, Greek was the international language of culture na nagre-represent naman ng human wisdom, art, and commerce. Now, yung pangatlo po, which is Aramaic, no, was the religious language of the Jews. It represented the covenant race, the law of God, and the means by which God made himself known to men. Yun po yung kung bakit, no, unwittingly, hindi nila akalain, no, na these people were following the providence of God na itinakda ng Diyos. All of these human and divine institutions were addressed when Jesus was crucified. Ito po yung divine providence ng Lord talaga. How did this came about? No? The most probable scenario is that the Roman governor, Pilate, no, si Pilate po, dictated the title in Latin, and the centurion in charge of the execution implemented the edict in its translation into the other language. Kita nyo po, akala nila they were just performing their job. No, okay, para maintindihan ng mga Jews, para maintindihan ng mga ganito, mga businessman that will pass, no, and that will hear about what happened here. So they will write this as well in Greek, and then and those who are do, mga sa Rome, makakarating that this guy, Jesus, was crucified because he claims to be the king of the Jews. The words king of the Jews were, yun yung pang-aasar ni Pilate dun sa mga Jews. Kaya po yun yung isinulat niya. Inaasar niya, nang-aasar lang siya sa mga Jews. Kaya sinabi niya, king of the Jews. No? And this was compounded by his additional taunt that their king came from Nazareth. Mamaya, ipapaliwanag ko po yan. Bakit parang talagang todong asar, pang-aasar yung ginawa ni Pilate sa mga Jews with the words that says Jesus of Nazareth. No? No? You know, it is highly probable po, mga kapatid, that the board with the inscription look as shown, ito po ang itsura. With the Latin written first, yun po yung Latin muna, and then sumunod po yung either Greek or the Hebrew. So nakikita nyo po sa screen ninyo, ano? Ano po? Nakikita nyo po sa screen ninyo, down? Ito po, ano? So yung una po muna, ang una po dyan is yung Latin. Yan. And then susunod, it's either yung Greek or the Hebrew. Okay? Maliwanag po. So yan po yung actual na nakasulat. Hindi po yung words na inri. Inabbreviate lang. Okay? Maliwanag po ha. Naintindihan po natin. Baka ang ano kasi natin, alam mo nyo, nasanay tayo na nakasulat eh yung inri. Inabbreviate lang po yon. Pero in reality, ganito po yung nakasulat. Pakita mo nga ulit, bro. No? Yon. Pakita po ulit natin. Para makita natin, ito po talaga yon. Kasi sabi, tatlong language yung nakasulat. Tapos, bakit Henry ang nakasulat? Ito po yon. Yung actual na nakasulat. Okay? Ganyan-ganyan po yung itsura niya. Maliwanag po. Yon. Hallelujah. Yun. Okay. Hallelujah.
Yon. Sige po. Later, kung meron po kayong prayer request, I would like to invite everyone. Sige, sulat nyo lang po doon sa baba. I-comment down below lang po sa comment natin. At we will pray for it. After a while po, ha? After po ng ating BS, we will pray for it as well, ha? Sige po. Okay. So, ganyan po yung itsura. Okay? Jesus was referred to as Jesus of Nazareth. Yon. Doon po muna tayo ngayon. So, dapat mamaya, next week po, pag-aaralan natin yung King of the Jews. Ngayon po, ang pag-aaralan natin, Jesus of Nazareth. Bakit, tinawag siyang Jesus of Nazareth? No? Nung unang panahon po, di ba, wala namang apelyido. Di ba? Yung Christ po, hindi po yung apelyido, ha? Hindi po yung apelyido. But, I will, in another time, ay pag-aaralan po natin ano po yung Christ, ibig sabihin, o anointed one, o yung anointed, o kaya yung Messiah. Yun po kasi ibig sabihin nun eh. Ano? Jesus was referred as Jesus of Nazareth for several reasons. One thing, in Bible times, people were often identified by their native area or place of residence. Kung saan sila nakatira, doon po yung parang halimbawa, si Bon na taga-Karama. Yun. Halimbawa, si Jane Francisco. Si Jane na taga-Sharjah. Yun. Sino pa? Si Olivia na taga-Ajman na ngayon. Si Yun. Si Ching na taga... saan ka nga ba ngayon nakatira, bro? Yun. Si sino pa? Si John na taga Perth, yon. Naintindihan po natin, no? Kung saan po yung place of residence. Kasi wala nga pong apelyido. The man who carried Jesus' cross when he was no longer able to, for example, was called Simon of Cyrene. Yun po, kasi si Simon na taga Cyrene. So doon po sa Luke 23:26, ano? This distinguished him from all other Simons. No? Na kasi maraming siguro mapare-parehong pangalan eh. Halimbawa, pangalan mo John, 'di ba? Olivia, ang daming tao kung walang apelyido, paano magkakakilalahan, 'di ba? O ma-identify na ito po si ano. Kaya Jesus of Nazareth. Although, 'di ba? Ay bakit gayon? Di akala ko ba si Jesus ipinanganak sa Bethlehem. Di po ba? Sa Bethlehem siya ipinanganak. Ay bakit Nazareth? Totoo po yon. Si Jesus was born in Bethlehem, but he grew up, no? And he started his public ministry sa Nazareth. No? Kaya po siya ay of Nazareth. Kasi doon po siya lumaki, no? Pinanganak siya sa Bethlehem, pero sa Nazareth po siya lumaki at nag-umpisa ng kanyang public ministry. That's why he is called of Nazareth. Jesus of Nazareth. Kasi doon siya, he grew up there. Amen po ba? Ang sabi nga po sa Matthew chapter 2, verse 23, he went and lived in a town called Nazareth. Yun. Matthew chapter 2, verse 23. So was fulfilled was what was said through the prophets that he would be called a Nazarene. So, ang tawag po sa kanya ay isang Nazarene. Parang the Philippines, Filipino. Okay? Parang from Batangas, Batanggenyo. Okay? Maliwanag po yun, ha? I'm making it very... Kasi po ito'y Bible study. This we have to understand. Now, anong pang-aasar doon? No? Okay? Noong po, ganito po yun. Okay? Marami po, mahaba pa po itong video. Kala natin, yung Jesus of Nazareth is simple, identification, no? Identifying Jesus is from Nazareth. Hindi lang po yun. No? No, si Joseph po, yung pamilya niya, si Joseph and Mary, they returned from Egypt where he had pled to protect Jesus from Herod in order to fulfill what was said through the prophets he will be called a Nazarene. The words here are not found in the
in any of the books of Old Testament. Alam niyo po, dito po sa Matthew, pag binasa niyo po itong Matthew, yung book of Matthew, kami po ay nakatapos ng book of Matthew. And the book of Matthew always mention that a certain things happened because it is part or it was prophesied. No? It was prophesied in the Old Testament. Ganun lagi po yung tema doon sa book of Matthew. And in this case, doon po sa Matthew chapter 2 verse 23, ang sabi nga po doon, basahin po ulit natin ha, Matthew chapter 2 verse 23, ano? He went and lived in a town called Nazareth. So was fulfilled what was said through the prophets. Eh, yun po yung nakasulat, di ba? Ayun po yung nakasulat sa Matthew chapter 2 verse 23. Ang problema po, ang sabi po, so was fulfilled what was said through the prophets. Eh, ang problema po, there's nothing in the, there's no prophecy na pupulpilled sa Old Testament. Yun po yun. Ngayon, how are we going to reconcile? Did Matthew mistaken this part of the gospel? O yung kanyang statement na to? Ano? No? Yun ang tanong. The words here are not found in any books, any of the books of the Old Testament. At marami po yung they have a difficulty kung paano ano ito ipapaliwanag. Kasi nga wala po yung anong yan, wala po sa Old Testament. Most commentators, yung mga ano, talagang Bible scholars agreed naman that the prophecies respecting the coming Messiah were that he was to be of humble origin. Ibig sabihin po, noon po pa lang Jesus of Nazareth is that he was of humble origin and would be despised and rejected. Hindi po yon exactly yung Nazarene po doon o yung doon sa 220 Matthew chapter 2 verse 23 na sinasabing fulfillment of the prophecy that was said through the prophet, sabi po doon, is not because it's not just because there was a prophecy na talagang repairing doon sa place, kundi ang system po ay ang mga theologies, they agree it refers to the humble origin of Jesus Christ. Na when Matthew says, therefore, that the prophecies were fulfilled, sinasabi, di ba? There were prophecies that were fulfilled, but hindi nga po nakasulat sa Old Testament. Eh, paano natin i-reconcile? The meaning is that the predictions of the prophets that the Messiah will be of a low and despised condition and would be rejected. Yung po yung prophecy na nakasulat naman or prophesied in Isaiah 53. Naintindihan po yun. The praise, ano? Jesus of Nazareth is precious in the Bible by Philip. No po? Doon po sa John chapter 1 verse 45, no? Sabi po, after being called by Jesus to follow him, sabi niya kay Nathaniel, sabi po ni Philip, no, sa John chapter 1 verse 45. Ano po doon? We found him of whom Moses in the law and also the prophet wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Ano, by calling him Jesus of Nazareth, Philip may also have been making a statement about the loneliness of his birth. Yun po yun. The character po kasi of the people of Nazareth was such that they were despised and condemned. Yung mga taga Nazareth po kasi, they were despised and condemned. Kaya nga po, bakit? Kasi po, ganito po yan. Para pong, ito po lang po ay analogy ha. Analogy lang po. No? Para maintindihan natin ng ano, pag sinabing, di ba, taga Olongapo, Subic,
Anong, what comes into your mind? Noong araw, ha? Base militar. And when you think of base militar, anong meron? Anong meron sa nightclub? Pag may nightclub, anong meron? Prostitution. Ito po kasi yung Nazareth, nandyan yung base ng mga Romans. Soldiers. So may mga sundalo, mayroong recreation. Ano yung recreation? Yung mga prostitution. Kaya po mayroong marami pong prostitution dyan sa Nazareth noong araw. Kaya po, they were despised and condemned because there's a lot of prostitution during that time in that place. Okay? Nathaniel's response would seem to indicate such. Sabi nga naman po ni Nathaniel nung sinagot niya sa John chapter 1 verse 46. Ang sabi po, and Nathaniel said to him, can anything good come out of Nazareth? Philip said to him, come and see. Sabi naman ni Philip, come and see. Sige, tingnan mo. Kasumama ka. Yun po yun. To come from Nazareth, therefore, or to be a Nazarene, was the same as to be despised or to be esteemed of low birth. Pag ikaw ay galing doon sa lugar na yon, ang tingin sa'yo ay ganon. Mababa. Kasi tagaroon ka eh. Oh, kahit sa panahon natin ngayon eh. Di po ba? Even in our current times, no? Sa panahon po natin, kahit sa panahon po natin, di ba? Mayroon tayong lugar na, alam natin yung mga lugar na, ay, taga Mabini, taga Malate. Di ba? May mga lugar tayong nilalagyan ng ano, and it signifies something. Oh, taga ano kasi yan eh? Mindanao. O, di ba? Alam mo na, pag ganun, sinabing ganun, it's the same. Ganun din po yon. Kaya, ang sabi sa kanya, kaya nilagay talaga yung ano, is kaya pang-aasar talaga yung nilagay ni ano ni Pilate na Jesus of Nazareth. Biro mo, a lowly, despised man, Jesus of Nazareth, King of the Jews. Hari ng mga Hebreo. Oh, nakita niyo po yung pang-aasar, yung po yung pinupunto diyan. Kaya yung po yung nakasulat. The Messiah who would come to save his people would be, sabi po, doon sa Isaiah 53:2, anong pong nakasulat? Yung po yung prophecy, di ba? For he shall grow up before him as a tender plant and as a root out of dry ground. He has no form or comeliness. When we see him, there is no beauty. Walang ano, maganda that we should desire him having no form or comeliness. Ano? Sa verse 3 po, Isaiah chapter 53 verse 3, he is despised and rejected by men. A man of sorrows and acquainted with grief, and we hid as it were our praises from him. He was despised and we did not esteem him. Hey, Jesus of Nazareth was born and grew up in humble circumstances. Mga kapatid, he was born, he grew up in humble circumstances. But you know what? His impact on the world has been greater than anyone ever born before or since. Hanggang ngayon, wala pang ipinanganak na katulad ni Jesus. Kahit pa sinong tao. He was born and grew up in humble beginnings, and yet the impact that he made on the world has been greater than anyone ever born. Pag sama-samahin pa, mga kapatid. Ganun katindi si Jesus. Kaya po, again, yung dapat po naintindihan, Jesus of Nazareth. Bakit ganon yung nakasulat? And next week po, pag-aaralan natin King of the Jews. Sino pong excited? Malaman naman po,
maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng King of the Jews. So dapat po natin pag-aralan yan para ma-appreciate po natin kung ano ang ginawa, anong naging buhay, at ma-appreciate natin yung mga paghihirap ni Lord para sa atin. No, ma-appreciate natin at lalo pa nating mahalin siya, ma-inlove tayo sa kanya. At doon makikita din natin kung papaano, no, kumilos ang Diyos. No? Na kahit pa Jesus grew up in, or he was born in humble and grew up in humble beginning circumstances. And makikita mo, he was just a carpenter. He did not study in a university or, di ba? And yet, yung impact niya sa buhay mo, sa buhay ko, ganun na lamang. Amen po ba? Ganun po kumilos ang Lord. No? Maaring, sometimes, we ask, mayroon kayang ginagawa ang Diyos? Is God still in control of our situation? Kasi parang there's nothing going on in our life, di ba? Especially in this kind of nangyayari sa buong mundo. We tend to ask those questions. And it's okay to ask questions. For us, alam mo, sasagutin ng Lord. At ngayon sinasagot ng Lord, God is in control. He is a sovereign God. Makapangyarihan ang Diyos natin. Kapatid, kahit hindi mo nakita, nakikita, may ginagawa. He is moving. His divine providence is moving in your life. May plano ang Diyos. God is in control. Kapatid, amen po ba? Hallelujah. Kaya po, lahat ng nangyayaring ito, no? Lahat ng nangyayaring ito, plano ng Diyos sa buhay mo, kapatid. We may not understand what is happening, trust in the Lord. Kaya nga po ang sabi, di ba? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding in all your ways. Acknowledge Him and He shall direct your path straight. Amen po ba? Hallelujah. God is good. Yon. Hallelujah. Sige po. At yon. Si ang company na sana magkaroon na. Yon. Si, basahin ko lang po ito yung mga prayer requests ng ating mga kapatid, no? Si una, yon, nagpapasalamat si Ate Olivia for si Ate Faith Antonio na sa pagpapagaling ng kanyang nanay, si Nanay Laurencia Antonio. Yon, praise God. And I declare also healing kay Ate Cherry. And tapos nagpapa-pray din naman itong si Ate Olivia Roy, to include baby Saed, 8 months old, may allergy or eczema in our prayers. Yon. I declare healing right now kay baby Saed in Jesus' name. Healing flow. Tinatanggal na ang allergy. Dumadaloy ang banal na dugo ni Jesus at tinatanggal ang allergy sa kay baby Saed in Jesus' mighty name. By His stripes, you are healed, baby Saed, in Jesus' name. Hallelujah. Yon. And then, si Ching pala sa Almishar. Praise God. Si, tapos sabihin na po ni kay Mary Ann Caballes, Pastor, pasama po sa prayer yung pong laman ng ATM ay nandun pa din po kasi po hindi po yung hindi inaccept. Ay, nandun pa rin yon. Thank you po. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Let your favor be upon Mary Ann Caballes, Lord, that whatever, Lord, yung laman ng kanyang ATM, ng kanyang account, Lord, will not be touched in Jesus' mighty name. No weapon and plans of the enemy shall prosper in her life in Jesus' mighty name. Let your divine protection be upon her, Lord, sa kanyang pamilya at sa kanyang ari-arian in Jesus' mighty name. Hallelujah. Hallelujah. Kaya Russell Iglesia, Pastor, pasama po sa prayers nyo ang aking mama na sana makabalik pa ang kanyang memory.
At ang asawa, yung asawa ko naman po, gumaling sa kanya ang sakit na nararamdaman. Hallelujah. Yes, Lord. We thank you, Father God, for healing. Healing flow, Lord. Ibalik mo po, Lord, yung memory, Lord, ng nanay ni Russell Iglesia in Jesus' mighty name. Hallelujah. Hallelujah. Bigyan mo po siya, Lord, ng kagalingan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Idinideklara ko ngayon sa pangalan ng Panginoong Jesus, kagalingan kaya sa nanay ni Russell Iglesia in Jesus' mighty name. Lord, hallelujah. Hinihipo mo po, Lord, I declare, Father God, your hands be upon his wife as well. Sa asawa po niya, sa anumang sakit at karamdaman na nararamdaman niya, Lord, I declare healing right now. Pamula sa kanyang buhok, sa dulo ng kanyang buhok, hanggang sa kanyang talampakan right now. Pinadadaloy mo ang kagalingan sa asawa ni Russell Iglesia. In Jesus' mighty name, Lord, I declare healing flow right now. Receive healing right now. Asawa ni Russell Iglesia, tanggapin mo ang kagalingan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Healing flow, healing flow. Hallelujah. Yahweh Rapha heals you now. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Sister Pearl Peralta naman, pasama po sa prayers ang company namin na sana magkaroon na ng kakayanan na maibigay ang buong sahod namin. Yes, Lord. You always supply, you always provide, O God, and you will open the windows of heaven, O God, upang pagpalain ang kapatid kong ito at ang gamitin mong daluyan ang pagpapala ang kumpanya nila, Lord, O God. Ang kumpanya ni Fel Peralta right now, Lord, ay buos mo ang pagpapala ng gagaling dyan sa langit, Lord. Open the windows of heaven to bless your people, Lord, and bless mo yung mga anak. Lord, si Fel Peralta, Lord, hallelujah, let your blessing be upon her, O God. Pagpalain mo po yung kanyang kumpanya, Lord, bigyan mo po sila ng kapital, ng additional na revenue, Lord, upang mabayaran ng buo, Lord. Hallelujah, ng buo, Lord, yung kanilang mga sweldo. In Jesus' name, receive the provisions of the Lord. Receive your miracle, the breakthrough, in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name, hallelujah. Hallelujah. Ang kapatid ko na nurse, hallelujah. Hallelujah. I declare, Father God, sa kapatid ni Chinglish Saura right now, healing. Negative swab test be upon you in Jesus' mighty name. Hallelujah. Sa kapatid po ni Chinglish Saura right now, I declare, Father God, in Jesus' mighty name, negative swab test. Lord, palalakasin mo ang kanyang immune system, Lord, to resist, Lord, yung COVID virus in Jesus' name, Lord. Pinalalakas mo right now ang kanyang immune system, Lord. Pinadadaloy mo sa kanyang dugo, Lord, ang banal at makapangyarihan dugo ng iyong anak na si Jesus na magpapalakas sa kanyang immune system at tutunaw, Lord, sa anumang virus, sa virus na COVID-19 sa kanyang katawan, sa kapatid ni Chinglish Saura in Jesus' mighty name. Hallelujah. 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 Yes, Father God. Yes, Lord, I declare, Father God, na ma-receive din ni Ate Leonie ang kanyang full salary in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Lord, you are way maker. Promise keeper, Lord, you can do miracles. And I declare right now, yung katapatan mo, Lord, na ipapakita mo kay Leonie, Lord, ang iyong kapangyarihan. That, Lord, walang imposible sa'yo, O God. Kiniklaim namin, Lord, na ang full salary ni Ate Leonie ay kanya pong matatanggap sa pangalan ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Yes, Lord, I declare also divine protection kay Camila Pacheco in Jesus' mighty name. Lord, Lord, balutin mo po siya ng banal at makapangyarihan dugo ng iyong anak na si Jesus na walang COVID-19 virus ang makakalapit sa kanya, Lord, in Jesus' mighty name. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Lord, sa gabi pong ito, kami po ay tunay na nagagalak sa mga
kaalaman, sa wisdom na ipinagkaloob mo sa amin at sa pagpapaliwanag po sa amin ng ibig sabihin ng Jesus of Nazareth. Lord, tunay, Lord, ng iyong anak na si Jesus ay napakabuti, Lord, na iyong anak, Lord, sapagkat, Lord, despite of his, Lord, circumstances, being born poor and he grew up poor, and yet, he made a tremendous impact, Lord, and changed our life. At pinayaran niya lahat, Lord, ng aming kasalanan. Salamat po, O Diyos, sa kanyang pagpapakasakit, sa iyong pagmamahal, Lord. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Patuloy kang mataas sa aming buhay at ikaw lamang, Lord, ang maparangalan in everything we do, Lord. We give you glory, honor, praises, adoration, and thanksgiving. In Jesus' mighty name, everybody says, Amen and Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yon. Salamat po sa inyong lahat. At hallelujah. 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 Mayroon pang pahabol na isang prayer request. Let me just with the prayer request para atin po maipag-pray. Ano? Ni Fel Peralta, boyfriend. Ano pong sakit? Yon. Yes, Lord, I declare, Father God, healing right now kay Annie de Chavez. Lord, that whatever sickness or disease na kanyang nararamdaman ngayon, Lord, hinihipo mo siya, ang kanyang buong katawan, Lord, right now. Hipuin mo siya, Lord, right now, in Jesus' name. Salamat po, O Diyos. Padaluyin mo po, Lord, ang kagalingan sa kanyang katawan kay Annie de Chavez. Lord, I declare full and complete recovery in Jesus' mighty name. Kay Annie de Chavez, O God, in Jesus' name. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kanina pa po. Lord, I declare yung iyong pagsama sa buhay ng aking kapatid, mga kapatid. Lord, nanood, nakibahagi, Lord, sa pag-aaral ng iyong salita. Lord, I declare blessings upon blessings sa buhay po ng bawat isa and favor upon favor. Be upon each and everyone, O God. Hallelujah. Sa iyo po namin binabalik lahat ng pasasalamat at pagluwalhati in Jesus' name. Lord, good evening everyone at God bless.